Magandang umaga mga kababayan. Salamat sa Diyos sa isa na namang mabuting pagkakataon. Ako si Sister Rosalie Coz, aming ibabahagi sa inyo ang iba't ibang kwento ng ating mga kapwa-tao na kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Ito ang MCGI Cares. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong gumastos para makatulong sa iba. Ang simpleng pagdodonate ng dugo ay malaking bagay na sa mga taong nangangailangang masalinan nito. Dahil ang dugong alay ay maaaring makadugtong ng buhay. Eu sou portadora de anemia fosforme e foi descoberto com 15 dias de nascida. Aos meus 14 anos de idade, eu tive um episódio de AVC hemorrágico. O sangue coagulou na cabeça. Então foi necessário que eu tomasse medicamentos para que obstruísse esse sangue. Então, desde então, é necessário que eu tome a transfusão de sangue para que seja controlado e eu não tenha mais episódio de AVC. E do nada você vê que você se limitou, você não pode mais andar, você muitas das vezes não pode estudar. Então eu digo que muitas das vezes é a fé em Deus que faz com que a gente não perca a esperança. Para um pai que sabe que uma filha tem uma doença, que é uma doença rara, que vai levar para o resto da vida, para mim é muito difícil. Eu queria que as dores que estão no corpo de minha filha passassem para mim, porque um pai que desde os 2 anos de idade, lutando, vendo uma filha, é muito difícil. Para mim, é uma parte que eu, enquanto eu tiver vida, eu estou aqui para ajudar, né? Então, realmente, passamos por épocas complicadas. Nós temos alguns momentos que faltam doações de sangue. Nós temos um grande problema com o negativo. É o menor número de pessoas que a gente tem em doação de sangue. A gente sempre está necessitando, principalmente, do sangue universal, que é o O negativo. Qualquer pessoa que esteja hoje passando por uma questão de risco no hospital, pela da condição que a pessoa, dentro de um acidente ou algo assim, ela precisa de hemácias e vai ser repassado para a pessoa após o acidente, porque ela pode ter uma hemorragia. Importante a doação, a pessoa entender essa boa ação, que o sangue, ele, você doa uma bolsa, mas ele pode salvar até 3 vidas. Então, realmente, a importância da doação de sangue é você poder ajudar a salvar uma vida. Por isso é importante que as pessoas doem sangue, porque doando sangue, as pessoas estão salvando vidas. Essa ação que a pessoa vai fazer em doar o sangue para outra pessoa. É um valor muito grande, né? É um valor muito grande, um benefício muito grande você tirar algo de você sabendo que vai ajudar outro. Que sangue é vida, né? Pode salvar a vida de muitas pessoas e para isso não se exige muito. Eu sempre procuro, né, e sempre lembro, né, em minha mente, né, do versículo bíblico, né, que consta em 1 Timóteo 4:8, né, onde está escrito, né, que o exercício físico para pouco aproveita, mas a santidade em tudo é proveitosa. Pensando nesse versículo bíblico, né, em estar exercendo essa santidade,
que é a vontade de Deus, né? Então, não é só em si a questão do exercício físico, né? Mas é o exercício físico para mim poder se manter saudável, para poder exercer a santidade, né? Através da doação de sangue. Nunca doei sangue antes. Me faltava coragem, mas unido com meus irmãos, eu tive essa coragem de me unir e doar sangue, porque sangue salva vidas. Graças a Deus por essa oportunidade. Eu espero estar participando outras vezes também, se Deus quiser. Sempre foi um sonho que eu consegui realizar mesmo, e eu estou muito grata a Deus por poder participar nesses momentos incríveis que Ele está nos proporcionando. Graças a Deus. Fala que doação de sangue é um ato de amor, porque você não conhece a pessoa que está no hospital, você não sabe quem é, quem você vai salvar. E mesmo assim, você se torna esse ato de solidariedade, que é um ato de amor. Doar sangue é uma mostra de amor ao próximo. E a MIDI, os membros da Igreja de Deus, estão com vocês nesta obra, porque é uma boa obra de amar ao próximo. Isang halimbawa ng pagtutulungan ang mga senior citizen na kinukupkup ng isang institusyon sa bansang Bolivia. Sa kabila kasi ng kanilang katandaan, ay lagi silang nagtutulungan upang makaraos sa kanilang mga pangangailangan. Tunghayan natin ang isang kwento ng pagtutulungan at pagtitinginan ng mga katutubo sa Bolivia. Ang komunidad de las Awichas sa La Paz, Bolivia ay isang grupo ng mga matatandang babae mula sa katutubo ng Aymara. Ang kanilang mga ninuno ay nabuhay sa mga bulubunduki ng Bolivia maraming daan taon na ang nakalilipas. Ang karaniwan nilang hanap buhay ay pagsasaka, subalit marami na sa kanila ngayon ang naninirahan sa mga syudad dala na rin ng pagbabago ng panahon. Noong 1985 ay nabuo ang kanilang organisasyon. Layunin nito na maingatan ang mga matatanda sa kanilang pamumuhay. Bueno, empezó por la necesidad de personas adultas mayores que tuvieron la iniciativa, ¿no?, de tener un espacio, un ambiente donde vivir. Esto se ha iniciado con un apoyo de amigos de Suecia. Y ellos apoyaron a todas estas awichas que ha ido creciendo año tras año. Sa kasalukuyan ay may anim na tanggapan na sila sa iba't ibang dako ng La Paz, Bolivia. Habang ang kabuuang bilang ng nililingap ng komunidad de las Awichas ay may 120 matatanda. Nakatutuwang isipin na bagamat may edad na ang mga naririto, ay tulong-tulong pa rin sila upang matustusan ang pangangailangan ng bawat isa. La luz se llega la factura y se divide entre ellos. A como les toca, entonces uno recoge, se le nombra uno de los abuelitos, recoge y lo va a cancelar. El agua ellos pagan con la dirigente. Maging sa mga gawain sa komunidad at mga pangangailangan ng bawat kasapi ay sama-sama nilang itinataguyod. Ang karaniwang hanap buhay nila ay ang paghahabi ng mga kasuotan mula sa wool ng alpaka na isa sa pinakamahal na tela sa mundo. Ito naman ay ibinebenta nila sa mga turista upang makasapat sa kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Sa ganitong paraan, panatag na nakapamumuhay ang mga awitsa. Kaya naman upang mas mapalawig pa ang diwa ng pagtutulungan, ay tumanggap na rin sila ng mga matatandang lalaki. Naging maayos naman ang lahat, subalit sa pagpasok ng pandemya ay nakaramdam sila ng matinding suliranin. Ito ay nang bumagsak ang turismo at nawalan sila ng pagkakakitaan. Ang tanging inaasahan nila sa ngayon ay ang tulong na natatanggap mula sa gobyerno ng Bolivia. Subalit hindi naman nakasasapat sa kanilang mga basic needs, lalo na ang kakulangan ng pagkain.
Kaya naman sila ay naglakas loob na lumapit sa programang MCGI Cares upang iparating ang kanilang kahilingan. La donación que ustedes nos van a brindar va a ser de gran apoyo porque en la ayuda que tenemos de San Luis solo alcanza para verdura fresca y para la carne. No alcanza para alimento seco. Ang pag-ibig sa kapwa ay isa sa mga pangunahing aral ng Members Church of God International, kagaya ng nasusulat. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. At dahil MCGI Cares, ipinaghanda natin ng masasarap na pagkain ang ating mga lolo at lola sa komunidad upang kanilang mapagsalusaluhan. Bukod pa rito, ang pagkakaloob sa kanila ng mga pagkain maaari nilang maimbak at maggamit sa ilang panahon. Sa awa at tulong ng Diyos habang may pagkakataon at kakayahang makagawa, magpapatuloy ang paglilingkod ng Members Church of God International sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Sa Diyos ang karangalan at kapurihan, magpakailanman! Kahit may kapansanan ay ayaw maging pabigat sa iba ng isang binata sa bansang Ghana. Bulagman mula sa pagkabata, ibig niya pa rin kumita para sa kanyang pangailangan at upang makatulong sa iba. Makikita sa kanya ang pagiging masikap kahit may kapansanan. Panlilibos sa daan, dahil may kapansanan, hindi ito ang pinangarap na maging kalagayan ni Corsi Stephen Togo ng Accra sa bansang Ghana. Mula sa pagkabata ay isa na siyang bulag at tanging niyang inaasahan sa kanyang paglalakad ay ang kanyang stick. Bamaya sa answer, mabemembo because minimsay eradi na ebome. Pangarap niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa at huwag maging pabigat sa mga kumukupkop sa kanya. It's true. If you send him, he will go. Anywhere you send him, he will go. With the help of the stick. If it is this shop, then he can manage to go there. If it is back, the other side, he can manage to go. She take care of himself, bath, wash his clothes. Sometimes he will hang it, but it will not be as a normal person will hang. Ibig niyang hindi lamang tumanggap ng tulong, kundi makatulong din naman sa iba. Kakaganyan, di ko ang mga manage, adi chang. Kamu iya program, sorry na mo si Sene siya. Pansa mga sumini, binti na yami, buhom pa ito. Karadim buhom na mga sumini niya. Kaya't nagpatulong siya upang makapag-aral ng mga pagkakakitaan sa isang rehabilitation center. We've been training people with disabilities. Especially we have physical challenge, we have the blind, we also have the deaf. We have the intellectual disabilities. Some have multiple disabilities. This is what we do. Basically, we do this to enhance them so that they can then themselves become self-independent. So that they may not be on the streets to beg for alms. Bagamat may kaalaman na siya upang kumita, problema naman niya ang kanyang puhunan.
kung kaya't ito naman ang tinugunan ng MCGI. Pinagkalooban natin siya ng mga sangkap at gamit sa paggawa ng liquid soap at bleach. Bukod pa sa mga grocery items mula sa MCGI Free Store. With the radiation because in February, in February niya, maybe sa mini maybe sa dia to crop any man. Ah, e bi nyam bai. Ba we de meda nyam ya si se we de. In fact, me need am camp because e mi ani je bebre. In te meda radiation se mo ba me nchan no. Mo be bibia interview bibia no. Me kan no. Ma bugu muti ana mu se mu kwa aba. I was surprised. And I thank God for everything as you have done for my son. So as he said that when he has something, he can do it for somebody. It's true. Because when Jesus did it for people, them too, they continue spreading the good news until he achieved what he wants. So I know that Koshi too will do it by the grace of God. Milyong salamat po sa Diyos. Ang mga may kapansanan kung minsan ay nagiging biktima ng pang-aabuso ng iba. Ganito ang karanasan ng isang nanay na pipi sa bansang Liberia sa kanyang pagtitinda. Subalit patuloy siyang nagsisikap katuwang ang asawa upang maitaguyod ang anim nilang anak. Likas sa tao ang ipagtanggol ang kanyang sarili kapag nagigipit. Subalit sa isang taong hindi nabibiyayaan ng tinig, walang sigaw na maririnig, kundi lakip ng pagpapaubaya. Hahayaan na lamang ang kaloob ay lumuha at ang mga matay ipipikit. She was selling plenty, but then people will eat the plenty and don't give her money. And she can't talk. Sometimes when they come, when they come by, if she give them a mike, when they don't pay her, then they decide to talk because they mind that she deaf. Sa kabila ng kapansanan, nagsisikap naman sanang maghanap buhay ang mag-asawang Eva at David upang maitaguyod ang anim na anak. Yun nga lang, kung hindi pinapasahod, ay hindi naman sila binabayaran. Okay, me? Dahil sa dinaranas na kaapihan, huminto na lamang sila sa paghahanap buhay at ngayon umaasa sa awa ng mga kapitbahay, may maipakain lang sa anim na anak. Most of the time when they need food or anything, they will come to the community, people that are read by most especially me, they will come there, they will write on a piece of paper, we are hungry too. Para sa lingkod ng Diyos, ang salita ng mabuting kabuhayan ang siyang mangungusap upang ang pag-ibig ay ating maiparating sa mga inaapi at hinahamak na kapwa natin. For David, the chance is 50-50 is clearer than the left ear. Eva, his wife, or the lady, yeah, her own, the both ear is okay. It's just the other one will take time, but the right is okay. Mm-hmm.
Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailan kailanman. Bago tayo magtapos ng ating programa, ibig naming iwan sa inyo ang isang katwiran mula sa banal na kasulatan. Ano ba ang kahalagahan ng pagkatakot sa Diyos? Pakinggan natin ang kasagutan ayon sa Biblia. Alam mo, kapatid, ang pangunahin sa lahat sa isang tao, yung meron kang takot at pagkilala sa Diyos eh. Kasi kahit saan ka nandun, pag may takot ka sa Diyos, may nakakakitang tao, walang nakakakita, pareho rin. Kasi may takot ka eh. Kaya ang sabi ni San Pedro, at kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. Ayun. Gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. Kasi nangingibang bayan ke. Matuto tayong matakot. Unang-una sa Diyos siyempre. Ang pagkatakot sa Diyos, paglayo sa kasamaan, kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Ayun. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance and the evil way and the froward mouth do I hate. Ayan. If we have the fear of the Lord in our hearts, iiwas tayo sa mga kasamaan. Yun ang paraan para tayo wag mapasama. Dapat sa taong nasa ibang bayan natatakot sa Diyos. Kung meron ka kasing takot, kasama mo ang Diyos sa buhay. Ano man ang marating mo, saan ka man mapunta, meron kang kasama ang Diyos, hindi ka mapapahamak. At para sa iba pang mga pagtalakay sa mga isyu na may kaugnayan sa buhay at pananampalataya, kayo po ay aming inaanyayahan na bisitahin ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. At pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong magkikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan. Dahil MCGI Cares, the legacy continues. Works of faith, hope and love for the glory of God. Salamat sa Diyos!